Dad. Hello, Ace. Ano ba? Namumuti na mata namin sa kahihintay sa'yo dito, ah. Yes, something came up. So what's your lame excuse again? Just meet me in the hospital, okay? Ano? Gusto mo makipagkita sa ospital kasama si Mauro? Yes, Dad, you heard me right. Ipapakita ko sa inyo at sa harap ni Mauro mismo yung kontrata. Sigurado ka dyan, ah. Shirley, makikisek nga nitong mga inventory kung magtutugma sa'yo. Tapos balitaan mo ako. Thank you. Oh! Kanina pa dito? Ba't hinihintay mo si Jacky? Hindi. Ikaw. Di ba may date tayo? Ano? Charot. Ito naman, di mabiro. Di ba, sana ako may date tayo, no? Pero si Jacky yung hinihintay ko. Kami may date, sabi niya dito kami mimi-meet, pero wala pa rin siya hanggang ngayon. Gusto mo sa office maghintay? Doon sa table ni Jacky. Komportable doon. Tara. Isipin ko lang. Sige, if you insist. Tara. Oh, wait for me! Kanan po muna natin. Angat po natin ng konti. Medyo mahirap po, pero kayanin po natin. Tatayo po tayo. Clasp your right hand sa left shoulder ko po. Okay. Very good, very good, very good. Kapit po kayo dun sa bakal. Okay, sige po. Forward na konti. Pwede ba? Bitaan mo muna ako. Okay po. Sir, that's fine. Hinahini lang. Huwag po masyadong magbadali. Pwede ba mag-umpakailaman muna? Okay, sir. Okay po. Para i-check kung okay ka. Okay naman ako hanggang dumating nila. Umalik ka sa mga taong tinuturo mong pamilya ngayon. Leave. Now. Hindi kita kailangan. Ano yung ginagawa mo? Pumipirma ng memorandum of agreement. Oh, amazing. Ano ba yan? Sinabi ko. Sige. Hello, Donald. Problema niyo na yon. Hindi ba nga? Nag-offer na kami to negotiate. Pero, ang sabi mo, kaya mong ipanalo ang kaso. Tapos ngayon, gusto mo magkita tayo para mag-usap? I'm sorry, pero sinabi ko na sa kliyente ko nang hindi na kami makipag-negotiate sa inyo. So, see you in court. Nakakakot ka rin pala minsan, ah. Siyempre, pag nasa katwiran, ipaglaban mo. Laban mo. Ganyan. Ganyan. Hello. Hoy, bakla. Anong arte yan? Nasaan ka?
nandito ko sa Didi. Kasama ko si Bibi. Bibi? Bibi? Ano, ano yan? Didi, dos disenyos. Ba't ka bumubulong, ha? Ba't anong ginagawa mo dyan? Di ba kondo ni Jacky yung meeting place natin, ha? Pumaparaan ka pa talaga. Pumunta ka na dito, ha? Oh, sige na. Panira ka ng moment, eh. Okay. Barry, hindi pala kasi dito yung meeting place namin ni Jacky. Okay. Sorry, ha? Pero babalik ako. Huwag ka mag-alala, ha? I shall return. I just need you to sign some papers and you can move in anytime. Alam mo, swerte-swerte mo nga eh, ang original owner nito hindi nagtipid sa finishing. By the way, here's the contract. Congratulations, Mrs. Corpus. And thank enjoy you, your condo. Stella. Girl, you can finally move in and move on. Alam niyo ba, sobrang daming stress ni Jade ngayon. At nakakasama yun sa bata. Wait, did I miss something? Why are you concerning yourself with that woman? Need I remind you, Jacky, labas ka na dyan. She's not your problem. Pero, problema siya ni Lino. Which makes it her problem. Aha! Kenny, hindi naman sa ganun, okay? Tsaka, pwede ba? Tigil-tigilan mo na yung panunukso sa amin, okay? Dahil technically, pareho pa kaming kasal, okay? Mm. So, if you weren't technically married, pwede na. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Okay. Alam nyo, kayo munang bahala dito sa condo, ha? Babalik pa ako sa trabaho. Ay, girl, wait. Don't run away. From your feelings! Sige na, ulit nyo yung dalawa. Bye, girl. Paeng, I hope your son doesn't screw this up. Kailangan niya agad na maayos yun sa kanila ni Jacky para maibalik na ang lahat sa dati. So you really think na magkakabalikan pa yung dalawa? After everything that your son did, babalikan pa siya ni Jacky? Wait, we're talking about Jacky here, right? Iba na si Jacky ngayon. Hindi niya babalikan ang anak mo. Why not? Kasal pa rin sila ni Jacky. At saka pwede pang magbagong isip niya about the annulment. You're delusional, Helen. Siguro nga pa, Ed. Dahil kung matino ang pag-iisip ko, matagal na tayong hiwalay. Ace! What happened? Let's just get on with what we came here for. Ka pa ba dun sa huling usap natin? Nako, Lino. Hanggang ngayon ang pangit mo pa rin pag sinungaling. Sige na, umamin ka na. Aminin mo na, galit ka sa akin, no? Hindi ako galit sa'yo. Ilan lang mga tao na nakakakilala sa akin dito sa mundo, isa ka nandun. Oo nga. Okay na magkilala. Eh, kung hindi dahil doon, bakit ang lalim ang iniisip ko?
Si Jade. Mihin ang tawad. Iyak. Ang kinausap ko kanina. Problema. Parang totoo eh. Pero alam ko marami akong dahilan para huwag maniwala. Kasama ba dun yung pride? Ang galit mo. Yung sakit na nararamdaman mo hanggang ngayon. Sama mo na yung takot. Yung takot na baka maloko na naman ako. Alam mo dyan, di naman ako tanga eh. Pero... sa tuwing gagawin ko yung tama, natakot ako eh dahil iisipin ng mga tao. Tatang-tang na naman ako at nagpapautu ako. Kailan pa sa'yo naging importante yung sasabihin ng ibang tao? Yan ba yung makakapagpahimbing ng tulog sa'yo paggabi? O yung alam mo na nagtiwala ka pa rin at pinagpasadyos mo na lang lahat? Sir Lino, andito na po si Attorney Magbanwa. Okay, susunod ako. Reviewed all the pieces of evidence that you've given me. And malakas. Malakas ang kaso mo. You just give me the go signal and I will file the case. Nga, attorney. Kailangan ko i-atras yung kaso eh. Bakit? Last week, desididong-desidido ka na. May nangyari ba? Meron eh. Buntis si Jade eh. Oo. Ikaw ba ang tatay? Hindi. Oh, yan ang pinakamalakas na ebidensya na laban sa kanya. Sabi ano eh. Sensitibo daw yung pagbubuntis, kaya... hindi daw pwede ma-stress. Okay, okay, I get it. Nakukonsensya ka. Oh, parang hindi lang ngayon yung panahon. Well, if you want my advice, the sooner we do this, the better. So I guess you just have to let me know kung disidido ka na. Oo, tami, disidido lang. Pero, huwag mo na ngayon. Okay, you let me know. Sorry, Tony. It's alright. Salamat. Thank you rin. Balitaan ko ta. Okay. Are. Glad to know that you have started your therapy. I'm sure you'll be back on your feet in no time. Iwan niyo muna kami. So, anong ginagawa niyo rito? Ace here has a gift for you. I guess you still have it in you. Dad, look, I know I lost my way for a bit. Pero babawi ako. And this is just the start. So what do I say? Welcome back to the corporation.
just let you rest first. We'll be on our way, okay? Go ahead, Maro. Diyan, napakisabi kay Barry na ako na lang bahala mag-follow up kay Mrs. Rimando bukas, ha? And please, huwag mo akong kalimutan bigyan ng Baflaga contract pag na-finalize na. Yes, ma'am. Thank you. You're welcome po. Jai. Lino. Kamusta yung meeting? Okay. Excited yung lawyer. Lakas na yung laban namin eh. Kaso inatras ko muna dyan. Hindi mo na itutuloy? Dahil sa kalagayan ni Jade. Oy. Bigla nag-iba yung sitwasyon eh. Ano, ayaw ko naman maging baton, di ba? Gagawin ko to sa panahon na to kung kailan masailan yung pagbubuntis niya. Saka hindi ko lang magawa. Iniisip ko rin naman, siguro sa lahat ng mga nangyayari sa akin ngayon. Parang ibabayaran niyo rin yung mga kasalanan niya, di ba? Hindi na gawin mo ko ano sa tingin mong tama. Ika naman nag-iisa eh. Nandito ako, susuportahan kita. Iniisip mo, hindi ata kaya ng meal. You want something stronger? Ay, hindi pwede, bro. Marami akong gagawin bukas. Ace Corpus, tumatangis ala. Come on, man. Who are you? Where's my friend? I have to be at the office early. Si Maro, he finally reinstated me sa Monticor. Oh, yun naman pala, hindi may rason tayo to celebrate. Ba't mag-iinsura mo? Yeah, that's one problem. But yung kay Jade, hindi pa. Wait, Jade? Nagkabalikan kayo? Sinunggo siya sa ospital. Spotting siya. Akala ko nung wala na akong pakialam sa kanya. Bro, nakalayo ka na. Bumalik ka pa. O, anong ibig sabihin nun? Eh, hindi mo talaga kaya pakawalan si Jade, ano? Si Jade. Iba siya. Alam ko nagsimula kami sa mali. And nothing's ever been easy with her. I mean, we drive each other crazy till we can't stand each other anymore. Pero kapag nawala siya, hinahanap ko rin siya. I'm a bro, never ako naging ganito sa kahit sino. Kahit kay Jacky. Pero bro, nang tagal kayo ni Jacky, pinakasalan mo nga eh. Yeah. I'm with Jacky, it's just for the status quo. She was always there for me.
even in my lowest moments. And it just worked out. I mean, her parents liked me, my parents liked her. She was safe. Constant. Pero mula sa simula, I knew na, na may kulang. Because she doesn't light you on fire? Yung Aaliyah pala, bro. Aaliyah, yeah. She's fun and exciting, pero alam ko may hangganan yun. Oh, so ngayon na okay na kayo ni Jade. What's next? What's your plan? Bro, hindi kami okay. Pinagtabuyan niya ako. Sabi niya, ayaw niya yung tulong ko. Pero hindi ako susuko. I'm not gonna give up on Jade. I won't. Ito, ang kuya mo, nakausap mo ba o nag-text man lang sa'yo? Hindi ni. Sa akin din ni. Hindi nag-text, hindi tumatawag. Na kaya nangyari dun? Nay, alam mo, ayun si kuya, kapag nagtatrabaho yun, alam mo namang focus talaga yun eh. Kaya huwag ka masyadong mag-alala, Nay. Magta-text yan. Promise. Oh, paano na eh? Kailangan ko pa po mag-aral eh. Pasok na po ako ah. Sige. Mag-focus ka rin ah. Yung focus na focus. Nay, alam mo eh, kupo talaga. Ay, naku. Huwag ka na mag-alala. Bawal ka ma-stress. Hmm? Sabi, Nay. Oo na, sige na. Well, I think, ha, it's a big mistake na walang demandahang magaganap. Paano naman matututo yung babaeng yan at si Ace kung walang mananagot sa mga kasalanan ginawa nila? Ano ba yan, Ken? Ang harsh mo naman. Look, don't you think na yung pinagdadaanan ni Jade ngayon is enough punishment for what happened? Besides, hindi na lang siya yung affected ngayon. Kawawa naman yung bata, di ba? Thank you, Charlie. See? Tingnan mo, si Charlie naiintindihan niya. Fine. Ano nga naman ang laban ko sa mga matres ninyo? So wala nang kasuhan. Wala na rin annulment. At ngayon, may bata pa na pinapaako kay Lino. So what's next? May magkakabalikan na? Mangyayari ang mangyayari. Kaya huwag na tayo masyadong mag-isip, okay? Alam mo, Jack, nakakagalit lang kasi talaga eh, na napaka-unfair nito para sa'yo at kay Lino. Kasi kayo na nga yung niloko, kayo yung iniwan, patuloy pa rin nila kayong sinasaktan by making you deal with this matter. Nakakainis lang, Jack, kasi patuloy kayong nagpapauto ni Lino sa kanila. Ayoko nung gan... Grabe ka! Ano ba? Ang harsh mo talaga! Bakit totoo naman ah? Bibig mo! Ken, hindi ba pwedeng mabuting tao lang sila? Tsaka mas mabuti na yun kaysa sa maging vindictive sila, di ba? Okay, fine. Ikaw na ang santo. Blessing. Well, naniniwala naman ako dyan sa mga dahilan ninyo. But still, that doesn't mean that I have to like it. Point taken. Ken, maniwala kayo sa akin kapag sinabi ko na pinag-isipan ko talaga to. Lalo na ako. Coming from a dysfunctional family, alam na alam ko kung gaano kahirap yung pagdadaanan ng batang yun. Eh, hindi pa nga siya pinapanganak, lumalaban na siya eh. Kaya nakiusap ako kay Lino na wag niyang pababayaan yung bata.
kasi susuportahan ko siya. Hello, anak. Pauwi ka na? Nay. Hindi mo na ako uwi, ah. Ano? Uy. Anong ibig sabihin nun? Anong hindi ka uuwi? Gusto ko lang mag-isa. Gusto ko lang magpahinga yung isip ko. Mapag-isa? Makapagpahinga? Sandali. Anong problema? Sabi mo sa nanay. Anong problema? Nanay, huwag mo nang maintindihin. Okay lang ako. Anong magkaisipin? Hindi pwede yun. Anak kita, nanay mo ako. Ramdam ko kapag may problema ka. So talaga? Kaya pala maghapon, hindi umapakali. Sige na, anong problema mo? Sa nanay, kung biglaan itong pag-alis ko. Sadali lang naman ako mawawala eh. Gusto ko lang talaga mag-isip. Kailangan ko munang dumistahan siya sa mga nangyayari sa amin ni Jade eh. Para makapag-isip ako. O, sige. Kung sa tingin mo, yan ang makakatulong sa'yo, sige. Pero pwede ba? Kung saan ka man nandun, mag-iingat ka. Okay lang ako, Nay. Okay lang ako. Huwag mag-alala, ha? Pero, kapag ikaw, kailangan mo ng kausap, pwede mo akong tawagan, ha? Okay, ha? Si Lord. Siya ang kausapin mo. Pakikinggan ka niya. Come on, Nay. Detext ako sa inyo. Good night, Nay. Love you, Nay. Ikaw din, anak. Mahal din kita. Mahal na mahal kita. Good night. Samahan niyo po, anak ko. Kausapin niyo po siya. Tulungan niyo po siya sa problema niya.